kita nemu kepro kali Quran Al-Bibliya angas tersebut. O kayong nagsisisampalataya, magsipaso kayo sa Islam at huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Satanas sapagkat tunay ngang siya ang inyong dantad na kaaway. Quran, Surah Al-Baqarah, Chapter 2 at ang aya ay 208. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Vilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association, patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Roales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong iniimbitahan yung atin po mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan sa leksikin po natin ng Islam upang sa ganun tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa relihiyong ito. Libre po ang pag-aaral na ginagawa sa ating center. Wala pong bayad. Yung mga aklat po, mga babasahin na atin pong ibinabahagi, ito po ay wala rin pong bayad. Libre po yan. Para po yan sa ating mga kababayang lalong-lalo na doon sa nagsasaliksik ng tamang pananampalataya. Ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo lang po ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa natin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan. At huwag nyo pong kalimutang i-like po yung aking Facebook page na www.facebook.com/bro-khalid-sanchez. At sa mga nais namang maging bahagi po ng ating palatuntunan, ito po ang ating hotline, 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652, 0915-50-63652. Tayo po ay live din ngayon, live stream. Napapanood po tayo sa buong mundo sa pamamagitan po ng miss ko lang muna. Sino ba yan? Tayo po ay live na nagpo-program. Mga tagapakinig natin yan through youtube.com/boysfmcotabatocity2016. Yan. Pwede nyo kaming makita dyan. Kahit ngayon, kung meron kayong internet, buksan nyo lang yung YouTube nyo, type nyo yung sinabi ko at makita nyo na kami. Ang hindi nyo lang makita dito, yung wala dito. Of course, wala dito pero nandito. Si Hafiz Morris. Wala sa camera. Pero nandito siya. Baka magtanong yung mga tagapanood natin sa YouTube, no? Itanong nila si brother, no? Si Hafiz. Nasa tabi-tabi lang siya. Maririnig niyo siya, pero hindi siya, ano yan, parang invisible. Pero ano naman yan, tawag dyan, audible. May mga invisible but audible. Audible. Grabe. Nakikita pa rin. So, invisible siya pero naririnig siya. Grabe. Sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Of course, ibibigay ko po kayo sa aming pangulong tagabasa. Pangulo? Mayroong bagong nakaupo ngayon na kaka-oath-taking lang. Dito sa ating organisasyon, bro.
Sa Pilipinas mismo, brother Akaka, may bagong umupo lang na Pangulo. Meron din tayong matagal nang nakaupong Pangulo. Siya po ang Pangulo ng mga taga-basa. Dito sa ating, dito sa ating program. Siya ang Pangulong taga-basa. Walang iba kundi ang ating Hafiz Sheikh Morris. Okay? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng nakikinig na mga Muslim, mga brothers, mga sisters, at magandang hapon na rin sa lahat ng mga Kristiyano na nakikinig na rin. Nawa ang kapayapaan ay sumain niyo. Binabati ko nga po si Ustad Juraj Isnen, kanyang grabe pamilya. Juraj L. Isnain, dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia at sa lahat ng mga bangsa moro dyan. At binabati ko na rin po si Al-Akh Munir sa lahat ng mga estudyante na akin, congrats ko nga pala Sheikh, yung mga estudyante na nagsitapos kahapon dyan sa ano, sa Datu Saudi. Uy, mashallah. Yung tinatawag na Daura. Seminar. Anong natapos nila Sheikh? Daura lang po, yung pag-aaral na parang shortcut lang ba. Okay, seminar lang. Seminar lang. Sa lahat ng nagsidalaw kahapon. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At siyempre, yung nakikinig din sa bahay, Sheikh. Hindi natin makalimutan yan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang yun ko lang narinig si Apis na nagbati sa kanya. Oo, pero hindi binagagot yung pangalan, Sheikh. Kasi, siyempre, maraming mga tao din sa bahay na nakikinig. Meron pang maliban sa kanya. Oo, siyempre, yun na nga yung pinabati natin. At saka magtampo yung ibang hindi mabanggit. No? Yun, kaya nga, in one na lang. General na lang. General na lang, lahat yung nakikinig. Lahat ng nasa bahay. Lahat ng nasa bahay. Pati yung pusa. Lahat. At pati yung mga kaldero. Pati yung hindi nakinig. Ayan. Okay, maraming salamat po. Ayan si Al-Hafiz Sheikh Morris, ang ating Pangulo. Hindi Pangulo ng Bansa, Pangulong Tagabasa. Pangulong Tagabasa. Isusunod naman natin ang pangalawang Pangulo, Vice President. May Vice President. Sino kayong magiging sekretary ngayon? Pangalawang Pangulo ng mga Tagabasa. Ayan, andito si Brother Al-Kaka. Ayan, basa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'da. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء Wallahu sami'un alim. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, o kayong sumasampalataya, huwag ninyong sundan ang mga yapat ni Satanas, at sinumang sumunod sa mga yapat ni Satanas, katotohanan siya ay nag-aanyaya sa kalaswaan at kasamaan. At kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at sa kanyang habag sa inyo, walang sinuman sa inyo kahit kailanman ang magiging dalisay. Datapwat si Allah ang nagpapadalisay o gumagabay sa Islam sa sinumang kanyang maibigan at si Allah ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan po natin na mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. Nawa po magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro ito na yung huling Huwebes ng buwan ng Ramadan, brother, no? So advance Eid al-Fitr, inshallah. So bago po tayo magsimula sa ating programa,
binabati ko lamang po na po sa lahat ang aking magulang, si Abi at saka si Umi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa lahat po ng aking mga kaibigan, no, sa faculty po ng BSIE. Nawa po ang kapayapaan po ay sumainyo. Take it away, brother. Ayan, si Brother Alkaka. Binabati ko rin yung aking mahal na kapatid sa Kingdom of Saudi Arabia, si Brother Omar Reyes Banyas at ang kanyang buong pamilya. Okay. So, Brother Alkaka, Sheikh, ready na kayo? Tayo ay magsimula na sa ating laban. Maganda itong ating bro, kaya habang nag-program tayo dito, nag-ano din yung sa kabila, bro. Oo nga eh. At pang ilang araw na tayo ngayon sa ating pag-ayon na, Sheikh? Ika-dalawang pung lima na, bro. 25 na. Masya Allah. Malapit na, no? Parang malapit kailan, na. Parang talaga. Kailan lang, no? Parang kahapon lang, bro. Tamuro ayyamu bisura. Anong pinakamalapit niyang kahulugan? Sige, i-translate mo yun, brother. Iyan mo, hapid. Okay. Tamuro ayyamu bisura. Yan. Ang ibig sabihin nito, Sheikh, ay parang dumadaan yung araw na napakabilis. Hindi natin namamalayan na yung Ramadan pala is papaalis na rin. Magpapaalam na rin sa atin. Eh, paano yun? Yung iba, hindi naabutan ng sunod na Ramadan. Abutan naman siguro, pero nandoon na sa kabilang buhay. Sana hindi ta. Yung mga iba pa, sana kung mangyari man sa atin, Muslim tayo. No? Yun ang pinakamaganda. Yung mga hindi nilang pag sumikap sa gawaing mabuti. So, naano sila sa awit na parang kailan lang. Oy. Ang mga pangarap ko'y kahirap. Handog ha, handog. Lumalabas ngayon ang mga kanta ni brother, ha? Singer pala ito si Brother Alkaka, oh. Ano lang, bro? Siguro, ipinanganak ka na ano, may lahing mga singer. Grabe. Grabe na, bro. Alhamdulillah. So, tayo ay magsimula na, ha? Mm-hmm. Ito, mula kay Texter Jornine 97-9700-776 mm-hmm. at 0939-3510-765. Combine ko na ito. Pare-pareho kasi ang tanong nila. Ganito ang tanong nila. Salam bro. Walaikum salam. Raktullah. Anong kaibahan ng Biblia sa Quran? Quran. Mm-hmm. Yung tanong nila ay ano daw ang kaibahan ng Biblia sa Quran? Sa Quran. Mm-hmm. Noong unang tinalaki natin bro, kung hindi yata ko nagkakamali, ang nagtanong sa atin na listener is may nabanggit ba sa Quran na Biblia. Yun yung so, last naman, week. Ngayon naman is, ano daw ang kaibahan ng Biblia sa Quran? The difference between the Quran and the Bible. Yes. Maganda yung kanyang tanong, bro. Correct. Anyway, itong topic na ito ay paulit-ulit na rin naming tinatalakay sa mga sa pagsagot natin ng mga katanungan. Mm-hmm. Yes. Pero kasi yung iba hindi siguro na ano, Sheik, no, hindi na pakinggan, hindi nila napakinggan, kaya nila natanong ulit sa atin. Mm-hmm. So malaki po ang kaibahan ng Biblia at ng Quran. Mm-hmm. Una sa lahat, ito prangkahan na huwag sana masaktan yung mga kababayan at yung mga Kristiyano. Mm-hmm. Ang Biblia po ay a corrupted book. Mm-hmm. Masakit, no? Mm-hmm. Kapag direct to the point, masakit talaga. Pero, yun po ang totoo. At, yan po ay mababasa rin naman sa Biblia mismo. Sa Biblia. Mm. Biblia ay maraming mali. Mali. May mga errors. Mm-hmm. Maraming mali. Ano pong patunay? Marami. Maya, ipapakita ko sa iyo yung mga mali, no? Ito namang Quran, ito po ay isang aklat na walang pagkakamali. Yun ang kaibahan. Ako. Walang pagkakamali, hindi siya corrupted na aklat. Hindi siya corrupted, brother. Tama. So, maliwanag na napakalaki ng kanilang pagkakaiba. Ano ba ang patunay na ang Quran ay walang mali? Mm. Ang Quran mismo nagsabi niyan.
Sa isa pong talata sa chapter 18 ng Quran at ang aya ay 1. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang na siyang nagpapanaog ng aklat o ang Quran sa kanyang alipin at siya ay hindi naglagay dito ng anumang kasahulan o kamalian. Yan. Si Allah raw, lahat ng pagpupuri ay nasa kanya lamang. Siya ang nagbaba ng aklat sa kanyang alipin. Sino yun? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi raw siya naglagay dito ng anumang kamalian. Kamalian. Wala raw kasahulan, corruption. Walang pagkakamali na kanyang inilagay sa maluwalhating Quran. Tama naman, sapagkat kung ikay nag-aaral ng Quran, hanapan mo ito ng mali. Diba? Hanggang ngayon, wala pang ito, check natin, happens ito, nag-aaral ng Quran, memoryado niya buong Quran. Meron ka bang nakitang mali sa Quran? Sa pag-aaral? Wala pa siya. Wala, no? Grabe. In fact, meron pang challenge, meron pang hamon ang dakilang tagapaglikha na doon sa mga taong hindi maniniwala. Kasi meron talaga mga tao, siya, na kahit anong paliwanag mo, patunay mo na ang maluwalhating Quran ay walang pagkakamali, no? Hindi pa rin sila maniniwala. Ngayon, may challenge tayo, may challenge ang dakilang tagapaglikha sa ganitong uri ng mga tao. Ito ang challenge niya. Sa chapter 2, Suratul Bakara pa rin, umpisahan mo, Sheikh, sa 23 at sa 24, dalawang ayat, ito ay hamon sa mga hindi naniniwala sa Quran. Ito ay hamon para sa kanila. Ganito po yan. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kung kayo na mga paganong Arabo o mga Hudyo at Kristiyano ay nag-aanilangan tungkol sa aming ipinahayag o ang Quran sa aming alipin na si Propeta Muhammad, kung gayon, kayo ay gumawa ng isang sura o kabanata na katulad nito, at tawagin ninyo ang inyong mga saksi o mga tagapagtaguyod, tangi pa kay Allah. Teka muna, balala kaka. Ang sabi ng dakilang tagapaglikha, kayo raw na nag-aalinlangan. Mapa-Arabo ka man, Hudyo ka man, Kristiyano ka man, lahat ng nag-aalinlangan tungkol sa ibinaba sa kanyang alipin, itong Quran. May hamon sa kanila na ibinigay ang Allah. Simpleng hamon lang yun, Badra Kaka. Ang hamon ay gumawa ka ng kahit isang sura o kabanata na katulad nito. This challenge was given more than 1,000 years ago. Ang tanong, may nakagawa na? Meron bang nakamit sa challenge na ito? Meron bang nakagawa sa challenge na ito? Kasi kung ito'y basta-bastang aklat lang na gawa ng tao, siya, maraming makagaya dyan. Yung Biblia nga, maraming gumaya.
Maraming verse yung gumawa. Maraming iba't ibang translation o revision, version ng Biblia ang nagsipaglabasan, di po ba? Pero ang maluwalhating Quran na kung saan ang challenge ng Allah, hindi na ang buong Quran ang gagawin mo, kundi isang sura lang. Isang sura lang. Hanggang ngayon, ni isa. Meron bang nakagawa, meron bang nakamit sa challenge na yan? Ang sagot na sa 24, pakibasa ba rin akaka ang sunod na talata? Datapwat, kung kayo ay hindi makagawa at katotohanan kailanman ay hindi ninyo magagawa. Tinuldo ka na ng dakilang tagapaglikha, hindi ninyo magagawa at kailanman hindi talaga magagawa. Fa'ilam taf'alu, walam taf'alu, fattaqun nar. Hala. Ano ang dapat nating katakutan? Ito. Ituloy, Brother Akaka. Inyong pangambahan ang apoy na ang kanyang panggatong ay mga tao at bato na siyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya. Alako. Nakakatakot, no? Sapagkat doon pala sa mga hindi naniniwala sa maluwalhating Quran, ang inihanda sa kanya ay ang mga tao at bato. Impyerno na ang panggatong mga tao at bato. Abay, buti pa pala yung bagong presidente natin dahil naniniwala siya sa Allah, no? Nakita ko minsan kasi, Sheikh, yung kanyang ibinalita sa TV yung sinabi niya na, ano ba yun? Para kasing Arabic yung kanyang hindi, ang topic kasi doon, Brother Akaka, tungkol yun sa mga santo ng Romano-Katoliko, itong Roman Catholic Church. Sabi ni presidente, abay, ang dami-daming santo raw nitong Roman Catholic Church. Eh sabi niya mga almost o more than 5,000 ka mga santo ang tinatawagan ng mga Katoliko diyan sa simbahan niyan. Sabi niya dami-daming tinatawagan diyan. Oh, andiyan daw si Santo Romano, sabi niya. Si Santo Rodrigo. Oh, may San Telmo pa, sabi niya. Oh. At kung sino-sinong mga santo na sabi niya na hindi daw kilala nila, yung iba daw, baka mga lasinggero pa raw yun. Meron pa daw isang santo na tinatawagan ng Katoliko, sa Bungiro. Yung si San Pedro, yung nagbabantay daw sa langit, may daladalang manok. Na. Abay, sa Bungiro daw yun. No? So, sabi niya, siya, naniniwala naman siya, pero naniniwala siya sa isang Diyos. Isang Diyos. O isang Diyos. At ang nakaka-surprise nito, ang pangalan ng Diyos na binabanggit ni Sheikh, Brother Akaka, hindi si Jesus. Sino? Hindi rin yung Espiritu Santo. Hindi yung mga santo-santo. Ang pangalan ng Diyos na binanggit niya, itong bagong presidente natin ngayon, na sabi niya pinaniwalaan niya ay si Allah. Tapos sabi niya, period. Grabe, no? So, ayan, kung presidente natin naniwala sa Diyos na si Allah, ibig sabihin, naniwala rin siguro sa Quran yun. Eh ngayon, ang hindi mananampalataya, sinabi sa talata na binasa natin, matakot na kayo sapagkat kayo ay gagawing panggatong sa impyerno na inihanda para sa hindi mananampalataya. Matakot yun, no? Oo. Kaya nga po, dapat talaga ang isang tao maniwala siya sa Quran. Ako, Brother Akaka, iniwan ko talaga yung Biblia eh. Dahil natuklasan ko ang Biblia, ang daming mga corruption, kung ano-anong mga kabastusan mababasa mo sa Biblia, no? Itong mga ito, hindi mo mabasa sa Quran yun. Halimbawa, yung kabastusan, Sheikh. Yung kabastusan, nasa Biblia, pero sa Quran, wala. Wala. Oh. Ay malaki ang kaibahan, di ba? Yes. Sapagkat sa Quran, walang kabastusan, pero sa Biblia, merong kabastusan. Hindi lang isa. O marami pa. Marami. Ngayon, itatanong sa atin, kaya mo bang patunayan yan, Brother Khalid, na ang Biblia namin, na pinaniwalaan namin, ay merong kabastusan? May napapalog na mga kabastusan? Merong bang mabasa sa Bibliang kabastusan? Dahil kung hindi, ikaw ang papatayin ko, Khalid. Pwede so, yun, pwede kailangan mong maghayag ng mga katibayan mo. Oo, na, basahin natin. Yes. Okay. Ito, Biblia ito ng Katoliko, Sheikh. Oh. Biblia ng Katoliko yan, ha? Bisaya nga lang ito. Ang title niya is
Biblia sa Kristohanong Katilingban. Ayan. Ano ba yung masasadyang? Nandito. Ito, kami po, sa aming palatuntunan, ito po ay ginagawa naming prinsipyo sa aming palatuntunan sa radyo na kapag kami po ay magbitiw ng isang bagay, mag-allege ng isang bagay, ito po ay may patunay. Hindi po kami nagsasabi ng isang bagay na wala pong patunay. At kapag kasabihin po namin yan, meron pong batayan yan. Sinabi po namin na ang Biblia meron pong kabastusan. Meron pong mababasa. At yan ay mababasa mismo sa Biblia ng ating mga kababayang mga Kristiyano. At mantakin mo ba, Brother Akaka? Ipabasa ko sa iyo dahil ano ako ngayon eh. Medyo wholesome ako ngayon, Brother Akaka. Sa iyo ko lang ipabasa. Natin yung happy, bro. Hindi, kasi ikaw na kasi, lang. Ikaw, na lang. Ikaw yung kanyang bro, pangalawang na ko, bro. Pangulo. Mas maganda yata kung hindi ka naman, Bisaya kasi ito eh. Ah, Bisaya. Ako kasi Bisaya ako. Maintindihan mo? Maintindihan ko. Ngayon ikaw, hindi ka mabisa. Kahit hindi mo maintindihan ito, parang baliwala rin sa'yo yan. kaya, mas maganda ba, Brother Akaka, ikaw na lang muna. No? Kasi ako ngayon, wholesome ako ngayon, medyo mabait ako, Brother Akaka. Ikaw muna ang magbabasa dito. Okay. Hindi ko matake yan. Kasi bilang Bisaya. Sa bagay, hindi ko rin ang naiintindihan mo. Hindi mo maintindihan yan. Pero ako maintindihan ko yan. At sa nakikinig mga Bisaya ngayon, napakinggan yung maigi ito ha. At i-internalize ninyo sa inyong mga sarili. Kung totoo bang ito ay bastos o hindi. At kung sakaling mapansin ito ng bagong presidenteng Bisaya rin, siya mismo ang maka-discover siya kung ito ba ay bastos o hindi. Sa aklat po ng Ezekiel sa Biblia, ang kabanata ay 23 at ang talata ay 1-3. Ayan. Dahan-dahanin mo, Brother Akaka. Iisa-isahin mo. Iisa-isahin, ha? Parang sabi niya. Para manam-nam. Yun. Manam-nam, no? At dahan-dahanin mo para hindi masyadong masakit, Brother Akaka. Okay. Ikra. Miyabot ka na ako, ang pulong ni Yahweh, anak sa tao. May managsoong babay sa usa kainahan. Gikan pa sa pagkabataan. On. Nahimo na silang sige. Grabe ito. Sis, banggitin mo na sa Biblia 'yan, eh. Huwag kang mag-aalala. Salita ng Diyos 'yan, Brother Akaka. Kahit Bisaya ito, bro. Naintindihan mo? Ano 'yan, eh? Naintindihan ko na ito, bro. Salita ng Diyos. Ewan ko lang kung ano ibig sabihin ito kung sa Bisaya. Bakit ba namin yung kaulugan sa Tagalog? 'Yun nga 'yon. Sige, ulitin mo, Brother Akaka. Huwag kang mag-aalala. Salita ng Diyos 'yung binabasa mo. Sige, tuloy lang. Umpisan mo simula. Para dire-diretso ka. Balik-balikan mo lang. Miyabot ka na. Miyabot ka na ako. Ang pulong ni Yahweh. Anak sa tao. May managsoong babae sa usa kainahan. Gikan pa sa pagkabatan on. Nahimo na silang hindi. Sabihin mo. Huwag ka na mag-ano dyan. Nasa Biblia sige yan. Na. Nasa Biblia yan. Tuloy lang. Sige. Gikan pa sa pagkabataon, nahimo na silang burikat sa Ehipto. Din, gikumot-kumot o giugay-ugay ang ilang toto. Allahu Akbar. Ano ba yung Tagalog niya, bro? Kasi dapat maintindihan din ito, bro. Sabi dito, ba yung nanonood ko lang dyan, bro, na parang bastos talaga yung burikat. Sabi dito, dumating daw ang salita na ni Yahweh. Yung Yahweh dito, ito yung Diyos. Yung Diyos. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Dumating daw ang salita ng Diyos o ni Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Sabi niya, anak sa tao. Anak ng tao, sabi niya. Meron daw dalawang babae sa isang ina na simula pa sa kanilang pagkadalaga naging burikat na sila sa Ehipto. Ibig sabihin burikat yung mga prostitute. At doon daw sa Ehipto gikumot-kumot. Alam mo gikumot-kumot? Hindi ko alam, Sek. Hindi mo alam. Hindi ko alam yung gikumot-kumot. Iugay-ugay ba? Yung gikumot-kumot sa Tagalog yan yung ano eh. Kinamas-kamas. Yan sa Tagalog. Sa Maguindanon, kinamas-kamas. Gihimas-himas. Yan yung Tagalog niya. Kumot-kumot. Gihimas-himas. At
yung giugay-ugay naman. Sabit lang bro, ano ba yung gikumot-kumot dyan bro? Kasi maraming bagay na gikumot-kumot. Ang sabi dito na gikumot-kumot at yung giugay-ugay. Yung giugay-ugay yung parang... grabe talaga. Parang, kailangan ba talaga yun? Bibigyan mo sa ano bro? Ano dyan? Gikumot-kumot. Sa dakong kamot. Ano bro? Nasa Biblia, nasa Biblia siya. Dinahandahan. Ginadiyan mo lang muna. Nasa Biblia, huwag tayong lumabas kung ano nakasulat. Ang sabi dito, gikumot-kumot at giugay-ugay. Ay, ito nakasulat dito. Alangan naman baguhin namin. Yes. Kapag babaguhin namin yan at sisingit namin yung sarili naming idea, lumalabas, gumagawa kami ng sarili naming translation ng Biblia. Mm. Which is hindi tama yun. Hindi naman amin ang Biblia. Di ba, brother Akaka? Tama. Ang nakasaad po dito, gikumot-kumot. No? Kinumus-kumus, no? At giugay-ugay. Ano yung gikumot-kumot at giugay-ugay? Ayon dito. Sabi niya, yung tutoy. Ano yung tutoy? Suso. Grabe. Juga. Sabi niya, Maguindanaon ba yun? So yun nasabi. O ikaw, itatanong ko sa iyo, Sheikh. Ito ba salita ng Diyos sa tingin mo? Ito ba'y malaso o hindi? Kayo na mag-isip, ha? Itanong mo kay Bukalit. Parang nilagayaan siya. Ah, ito. Biblia ang sasagot. Biblia ang nakasulat sa Biblia, Sheikh. Eh. Mm-hmm. Tingnan mo, ha? Itong Biblia nito, ito ay Biblia ng Katoliko, edisyong Katoliko Pastoral. At ang pinakamaganda sa Biblia nito, Sheikh, mm-hmm. meron pa itong tinatawag na gi-edit pa ito. Ibig sabihin, kapag ka gi-edit, merong isang aklam, gumawa ka ng research paper mo sa school, mm-hmm. merong kailangan i-edit mo yan, di ba? Ibig sabihin, yes. yung mga mali doon, tatanggalin mo. At ititira mo dyan yung mga tama. Yung mga tama. Meron itong gi-edit, no? Gi-edit pa ito at ang nag-edit nito, pare. Ibig sabihin, yung lahat ng nakasadya mo, nakasulat, is talagang tama. Tama na lahat sapagkat gi-edit. Gi-edit. Mayroon pang imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal, Archbishop of Cebu, gi-edit. Gi-edit. Sino ang nag-edit? Si Father Oscar Kamumot. Sounds kumut-kumut din ito, ah. Pangalan niya, si Oscar Kamumot. Kamumot. Hindi kumut-kumut. Hindi rin naman. Siya ang nag-edit nito. Itong aklat, i-edit yung Biblia, ha. Mm-hmm. Tinanggal yung mga mali, iniwan yung tama. Pero ibig sabihin, safe na basahin ito ng... Yes. Ng kabataan. Oo, kabataan. Bakit hindi ito binabasa sa pare, sa kanyang misa? Alam mo ang pare, sa ano, Sheikh? Hmm. Sa simbahan, nagmimisa yan. At kapag magmisa ang pare, yung mga talata sa Biblia, yan yung binabasa niya. Binabasa yan ng parang kinakanta. Mm-hmm. Katulad ba sa'yo, nagbasa ka ng Quran, parang kinakanta mo siya. Tinatartil mo. Ito, tinatartil din yan eh. Pakinggan natin. Sige, pakinggan. Ako, makunwari, paya ko. Sige, ganito. Miabot ka na ko ang pulong ni Yahweh. Alam mo, bro. Oo naman. Dati tayo dyan. Tuloy tayo. Sige. Anak sa tao, may managsuong babae sa usa ka inahan. Gikan pa sa pagkabatan o nahimo na silang burika. Grabe yan. Sa Ehipto, diin gikumot-kumot o giugay-ugay ang ilang tutoy. Grabe. Tapos sasagot lahat ng audience. Amen. Alam mo sabihin lang? Ano? Amen. Ganun yan eh. Itagalog mo daw siya. Yung amin, matindi siya. Matindi. Matindi na? No? Sa Tagalog kasi, ganun eh. Dumating sa akin ang salita ni Yahweh. Mm-hmm. Sabihin, salita ng Diyos yan. Salita ng Diyos. Anak ng tao, grabe, eh? May dalawang magkapatid na babae sa ina. Mula pa sa pagkadalaga, naging mga burikat na sila sa Ehipto. Kung saan gikumot-kumot. Itong giugay-ugay, hindi ko mahanapan ng Tagalog yung salitang giugay-ugay. Pero alam ko sa Bisaya yan, giugay-ugay ang ilang mga suso. Hmm. Bisaya, nasa Biblia eh. Alam mo bro, kahit... Ngayon, sabihin nila na ito. Kahit malaswa yung ano bro, yung talata na yan, hmm. kung inaabit mo, parang gumaganda.
Oh, kaya usually ganun man talaga ang ginagawa sa mga talata no, sa ano sa simbahan. Mm-hmm. Ay ngayon sabihin niyo na ito ay salita ng Diyos. Ay, napaka impacto ng impacto yung isang tao na sabihin niya. Sabi impacto demonyo. Sabihin niya na ang kalasuan ito salita ng Diyos. Mm-hmm. Hindi tama na yung kabastusan ikakabit mo sa Diyos yan. Yes. Sabihin nila na sa pag-intindi mo lang naman yan kalid eh. Mm-hmm. Sa pagkaintindi mo kasi eh masama. Sa pagkaintindi mo kasi bastos yung tutoy. Sa pag-intindi lang naman yan, may ganun lulusot nila siya. Mm-hmm. Na sa pag-intindi doon napapasama. Doon napapasama. Mm-hmm. Biblia. Ibig sabihin, kailangan mo pang dagdagan dyan, bro. Ibig sabihin, ang pagkumot-kumot at pag-ugay-ugay ng tutoy na yan, ayon sa Biblia, huwag mong intindihin na ito ay bastos. Kundi intindihin mo na ito ay maganda. Maganda. O, paano mo intindihin yun na maganda? Ang pagkakumot ng tutoy, Brother Alkaka. Paano mo siya, ako hindi ko maano eh, kahit anong ko, kahit anong pag-intindi ko siya, para lang maintindi ko na mabuti ito at hindi masama ang dating sa akin, hindi pa rin. Hindi kaya, no? Nakakalibog pa rin, eh. Nakakatayo ng, ano? Eh, Ramadan pa naman ngayon, tapos ganito ang nangyari. Ganito ang nangyari. Ganito ang nangyari. Binuksan kasi ko, eh. May nagtanong, eh. Mahirap kasi kung magbitiw ng isang bagay na walang patunay. Maganda saan ito sa pagtalaki natin, bro? Hindi Ramadan. Abtar ng ano, Ramadan. Oo, sana eh. Kasi yung nagtanong kasi, itinataon talaga na ano eh. Grabe. Ramadan pa talaga na. Eh, isa bagay naman, at least, kahit papano, binasa lang. Ngayon, kung talaga interesado kayong mabasa rin ito, pwede nyo akong i-meet personally. Pwede nyo akong puntahan, pwede nyo akong... ano, basahin natin. Ipakita ko sa inyo mismo yung mga talatang niya. Yes. At hindi lang yan, bro. Oh, sabihin nila, sa salitang tutoy kalid, nabastusan ka na. Mm. Grabe ka naman kaman niya. Hindi mo ganun siya, kay. Tutoy lang naman yan, nabastusan kasi ka na. May tutoy na pangalan, bro. Oh, may yung aso natin, tutoy. Oh, so, tutoy. Oh, nandiyan ba si tutoy? Mm. Mm-hmm. Nabastusan ka na doon, Brother Khalid, sa salitang tutoy, nasa Biblia, nabastos, grabe ka naman. Allahu, hindi bastos yung salitang tutoy. O, sige. Pagbigyan natin, hindi bastos yung salitang tutoy na gikumot-kumot ayon sa Biblia. Mm-hmm. Eto, dito tayo sa isang talata sa Biblia. Yan. Tingnan natin kung... Ibahin mo, anong kayang nakasadya mo? Oo po. At, wala na bang kabastusan niya? At ipapaintindi uli natin na hindi bastos ang dating. Mm-hmm. Okay. Ganito ulit, Brother Akaka, ipaglilingkod sa atin ni Brother Akaka sa Ezekiel 23. At simulan mo sa 18, para mas maganda. 18 ka hanggang 20. Para medyo mahaba-haba yung babasahin. Dahan-dahanin mo ha, para maintindihan naman. Dahan-dahanin naman sabi niya. Tumod sa hilabian niyang pamuta ug kaulag. Gika silagan pod na ko siya ug gitaligdan sama sa iyong igsoon. Misamot pa ang iyang pagluhang sa pamulta. Pamuta. Gihandon niya ang kabataan on. Ang pagpamuta sa mga lalaki sa Ehipto. 20. Namulag siya sa mga kabit nga ingog, mga lawas sa asno. Ug ituloy mo! Nasa Biblia yan eh! Grabe naman. Oo, huwag kang matakot, Brother Akaka. Ewan ko paano naman ang kahulugan nito sa Tagalog, bro. Bigyan nila ng magandang. Kasi bisaya man ito, bro, sa pagkasulat. Oh, no. Sige lang. Oo, oh, importante na sa si kulat. Si Sheik na lang ang bahala. Oo, oh, sige. Ibig sabihin, bro, malakas masyado magsalita si Apis. Sige lang. Ipapasa natin kay Apis, bro. Hindi ko. Sundan ko, Apis. Tapusin mo na yan, Brother Akaka. Kaya mo yan. Huwag mo ipasa doon sa ating presidente yan eh. Sige, nanghulag. Tuloy. Sige. Nanghulag siya yan sa mga kabit, na ingog mga lawas sa asno. Sige! Sa kabayo. Hindi, tuloy mo yun. Yung isang salita na yun. Ituloy. Ang mahalaga dyan, mababasa.
Kasi kung wala dyan, tapos babasahin natin, tapos wala naman dyan, brother Akaka, doon tayo madisigrasya. Vice President doon tayo naman, no? Tagabasa, bro. Grabe. Sige lang, sige lang. Ipopromote kita. Grabe. Ikaw na lang yung presidente, basta ito doon mo lang. Kasi ganito yung brother Akaka, eh. Kapag magbabasa ka sa isang bagay na wala naman, hindi naman mababasa, tapos binasa mo ito, kumbaga nagdadagdag ka, delikado sa Biblia yon. Yun. Ngayon, problema. Kung sakaling pailan ka ng kaso, Brother Akaka, huwag kang mag-aalala dahil KBP license naman tayo. Ganun ba? Meron tayong lisensya sa pagbo-broadcast. Kasama mo ay lisensyado ng kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. Sure. Okay? So, kung sakaling ihabla ka, ako nang bahala doon. No? Pagkatapos, mas maganda ngayon dahil mababasa at makikita nila kung ano ang tunay na laman ng Biblia na sinasabing ito ay banal. Ito yung salita ng Diyos. Salita alam mo bro, hindi naman ako natatakot na pailan nila ako ng kaso. Pero itong malaswaan talaga ko bro. Ay, sige na, dati ka naman din malaswaan. Grabe ka bro. Tuloy mo na. Instagram. Tuloy mo na. Sige. Ang mahalaga nandiyan, ang hindi kasi maganda kapag wala diyan. Yun ang mahirap. Kapag wala diyan sa Biblia, tapos grabe talaga sa sabihin mo, yun ang mahirap, Brother Akaka. Pero the fact na nasa Biblia yan, huwag ka matakot, nasa Biblia yan, Brother Akaka. Kung sa salita ng Diyos yan. Kung sa bagay bro, yung dito sa Biblia, ang nakasad is kung sino yung magdagdag. Buti na lang hindi ko din nagdagdag. Inalis ko. Nasa Apokalipsis yan, yes. Kapag magdadagdag ka, dadagdagan yung kaparusahan sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kung nyalisan mo, lang parusa bro. Kung babawasan mo naman, babawasan yung reward mo sa kabilang buhay. Okay, wala kang lupot. Maraming lusot bro. Oo. Grabe, babasahin ko na lang. Kayo, babasahin mo na lang. At least yun ang magiging lusot mo. Babasahin mo kung ano yung nakasulat dyan, Brother Akaka, walang labis, walang kulang. Kasi ang sabi ng Biblia, matuto ka sa Biblia daw kung anong nasusulat. Huwag kang... Susobra. Susobra. Kung anong nasusulat, maliwanag yan, Brother Akaka. Ganun ba? Mahirap kasi kapag katulad niyan. No? Alam ko, naiintindihan ko ang feelings mo dahil alam ko na si Brother Akaka. Alam mo, Sheik, kasi bro, ang lagas ng ano na na. Sige lang. Pero alam mo, Sheik, naiintindihan ko yan si Brother Akaka sa pagkauna sa lahat. Napaka-wholesome nito eh. Oh. Ito ang bata, Sheik, na talagang masasabi kong ginagawa niya yung pagiging tao niya, no? Grabe. Napaka-wholesome na bata 'to, kaya masasabi kong talagang ano 'to, talagang hindi ito basta-bastang nagbabasa ng isang bagay na wala, lalo na't bastos ang dating. Pero kasi Brother Akaka, ang Biblia kasi may sinasabi tungkol sa pagbabasa. Although sinabi rin sa isang talata sa Biblia na yung nagbabasa raw ay mapalad. Grabe. Totoo yan, Brother Akaka. Yung nagbabasa, ito ay mapalad. Pero bago doon, dito muna tayo sa huwag hihigit kung ano ang nasusulat. Mababasa natin yan sa Unang Korinto. Ang talata po ay 4 at ang talata ay 6. Ganito ang sinasabi. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Hihigit doon sa nasusulat, Brother Akaka. Maganda yung payo mo, bro. May sinabi pa talaga ang Apokalipsis, Brother Akaka, sa Apokalipsis 1, sabi niya, para ito siya, inspiration lang ito, para ituloy mo yung pagbabasa. Para ituloy. At least mabibigyan kita ng inspiration. Inspiration. Apokalipsis 1, at ang talata ay 3, ganito ang sinasabi. Mapalad ang bumabasa. Grabe ang payo mo bro, ha? Yung bumabasa daw is mapalad daw siya. Kaya basahin mo. Alam mo bro, yung payo mo sa akin, kung ikumpara Biblia rin galing yan eh. Yung payo mo sa akin bro sa
pagbabasa para lang mabasa kito lahat, bro. Oh. Parang yung umakyat ako sa isang mataas na building at tapos pinapayuan mo ako na tumalong ka na. Oh, dahil meron namang kotson sa ilalim. Oh, kotson. Ade kaya ito. Hindi ka na mamamatay. Pagdating mo sa baba, may mag-cut man sa iyo. Dito kami ni Sheik Morris na mag-cut sa iyo. Oh, di ba? Itutuloy mo, brother Akaka, kung ano yung binabasa mo dahil mapalad, sabi sa Biblia, ang nagbabasa. Kaya, ikra. Sige. Hindi rin siguro mano, bro, na kung netrang basahin natin. Hindi, yun na. Basahin mo yung buong lulusod dyan. Hindi, anyway, nagbabasa lang tayo, bro. Babasa ka lang. Ano mo talaga? Eh, Sheik Morris, bahala sa'yo. Ano ka ba? Sige, brother Akaka. Oh, sige. Nangulag siya sa mga kabit, mga inog, mga lawas sa asno, o sige, otin sa kabayo. Oh, eh di nabasa mo. Madali lang, di ba? Oh, nahirapan ka ba? Ano ba yung Tagalog niya? Apat na letra lang yun. Tagalog mo daw? Sabi dito, siya daw ay sumubra yung kanyang pagiging prostitute, Barya Kaka. Grabe talaga. Oo, sumubra. Tapos, ano yung tawag dyan, bro? Prostitute. Sobrang ano? Sumubra. Over na, extreme. Tapos, gidescribe pa na yung mga kasex niya. Yun daw kanilang mga katawan, parang katawan ng mga kabayo. At yung kanilang mga, nandito eh, yung utin, nasa Biblia eh. Hindi ako magsasalita na isang bagay na wala sa Biblia. Sa utin. Yan din yung utin dyan, bro. Okay. Yan din ang ibig sabihin. Eh, sa tingin ko, meron itong banal na kahulugan. Banal talaga, bro. Kasi nasa Biblia. So, merong banal na kahulugan itong utin sa Biblia na ito. Mm-hmm. Masyikar kaka. Bakit bang utin niya, bro, may magandang kulay? Kabayo daw eh. Hindi naman sinasabing ano ng tao. Kabayo eh. O, pero nasa Biblia eh, di ba? Eh, meron itong, ito'y banal na salita ng Biblia. Ninda na Biblia niya. Banal ito. O, meron siyang banal na kahulugan. Oh. Kaya, kung sakaling magkaletsi-letsi man tayo, brother Akaka, eh wala ibang masisi nito kundi ang Biblia. Nandito sa Biblia, hindi namin sinasabing isang bagay na walang batayan. So yung nagtanong po, kung ano ang kaibahan ng Biblia at ng Quran, ako napakalayo. Grabe. Dito meron dito pa lang, bro, napakalayo na ang alam mo, brother Akaka. Magugulat sila kung isang araw ay mabasa ko rin sa Biblia yung salitang B-I-L-A-T. Yun ang malupit. Ano yung bro? B-I-L-A-T. Kasi meron nang nabasa natin sa Biblia na isa eh. Partner man yun, Brother Akaka. Yun ang malupit, di ba? Pero sa ngayon, yun pa lang ang nababasa natin sa Biblia. Yung salitang uti na sa Biblia. Stagfirullah. Mas matindi yung bro. Oo. So, kung ikay nagsasaliksik ng kaligtasan, tamang aral, hindi mo mababasa sa Biblia yan. Kasi kung yun ang basahin mo sa Biblia, yung ganun, actually, ma-inspired ka, Sheik. Ma-inspired ka kapag yun mabasa mo. Ma-inspired ka sa pagiging manyak. Kasi malilibog ka eh. Yung mantakin mo, kung bata ka na nagbabasa, tapos nabasa mo yung ganun pala kapag ka may tutoy, ganito pala ang gagawin. Yan yung kumot-kumot at uugay-ugayan pala yun, no? Grabe. Oo. Nasa Biblia, grabe kabastos na yan. Yan gawain na yan, bro, yung class 1. Yan yung gawain na yapag ni Satanas. Oo. Yung binasa ko kanina. Correct. Kaya nga, Brother Akaka, nangyari po na ipinahayag ang huling kapahayagan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, hindi tayo maligaw, at dalisay. Maituwid yung mga mali. Yan, nandyan yung Quran. Ito ay isang aklat. Dhalikal kitabu la rayba fi hudallil muttaqin. Ito ay isang aklat ng Quran. Walang pag-alinlangan. This is the guidance for the righteous. Guidance for the righteous. Correct. Kaya nga kami, ako mismo. Ilang taon ba akong nag-aral ng Biblia? Mula nung natutunan kong basahin yung abakada, Biblia na ang unang binasa ko siya. Hanggang ngayon, Biblia pa rin ang binabasa, pero at least nadadagdagan ang Quran. Nakita natin na malaki ang kaibahan, nakita natin na ang Biblia ay ito'y corrupted book, katulad ng sinabi ko kanina, a corrupt
corrupted book, corrupted. Sapagkat sinong maniwala na yung binasa natin salita ng Diyos yun? At napatunayan talaga ba? Yes. Sinong maniwala na yung salitang binasa ni Brother Alcaca na nasa Biblia, salita ng Diyos yun? Walang maniwala doon. Kahit yung MTRCB, kahit yung, ano, hindi sila maniwala na yung salita ng Diyos yun. Pero nasa Biblia, salita ng Diyos. O ngayon, kung maghanap ka ng kaligtasan, dito ka sa Quran, sapagkat ito'y tunay na salita ng Diyos, salita ng Allah, walang duda, walang pag-aalinlangan, hindi siya naglagay dito ng anumang kamalian, hindi rin siya naglagay ng anumang kabastusan. Sa mga tweet, pure ito ng salita. Guarantee na patnubay sa mga tao, yes. May takot. Hudalinas. Hudalimutakin. Oh. Ang Biblia, corrupted book, hindi na po yan salita ng Diyos. Kung yan ang maging batayan mo sa iyong kaligtasan, delikado ka, kapatid. Delikado ka. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong kung ano po ang kaibahan ng Biblia at ang Quran. Marami pa sana actually. Yes, bro. Pero parang alanganin yung... Alanganin man. Ituloy natin. Meron pa tayong isang patunay, Brother Akaka. Yes. Patunay. Sabihin nila, sabi mo, maaari mo bang mapatunayan sa amin? Napatunayan mo na, Brother Khalid, mula sa Biblia ninyo na ang itong Biblia ay he corrupted siya sapagkat may kabastusan. Sabi mo naman ng Quran ninyo, wala siyang, ito'y talagang tunay na aklat, no? Paano mo naman patunayan sa amin na ang Quran ay talagang walang totoo siya. Yes, walang mali. Hindi siya mali at sabihin na natin kahit yung science ay nagpapatotoo. Kasi minsan may mga tao kasi, Sheikh, na hindi maniwala hanggat hindi napapatunayan ng siyensya, ng science. May ganun tao eh. Ako ganun din ako minsan eh. Kapag hindi napatunayan ng science yan, hindi ko maniniwala na totoo yan. Kasi alam natin na kapag ka-science ang magsasalita, totoo sapagkat dumaan ito sa prosesong tinatawag na experimentation, no, observation, sa Islam, study. Sa Islam, tinatawag na ulumul Quran. Science of the Quran. Mm-hmm. So, kung ito'y mapapatunayan ng science, may mga taong ganun eh, maniwala ako. Pero kung hindi mapapatunayan ng science, hindi ako maniniwala na totoo ang Quran. May mga ganun siya. Ito. Para higit nilang ma-absorb kung gaano ka ganda ang Quran. Take note na ang Quran ay pinahayag ito mahigit 1,400 taon na ang lumipas. Grabe, no? Grabe. More than 1,400 years ago na nung ipinahayag ang Quran. Hindi ka pa ipinanganak nito, Brother Akaka. Pati yung tatay mo, lolo mo, po sa lolo mo, hindi pa ipinanganak sa mundo. No? Wala pang kamuang-muang. Wala pa talaga. Ewan mo, saan pa tayo noon, Brother Akaka? Grabe ang tanong na yan, bro. Oo. Kasi ano yan eh. Wala ka po, bro. Grabe ang edad mo. Kung nandoon ka na, Brother Akaka, grabe, libo na ang edad mo. Tao. Eh, yun nga lang pinakamatandang taong nabuhay sa mundong itong ngayon, ha, sa panahon natin, Sheikh. Mm-hmm. Yung pinakamatandang taong buhay ngayon, ha, ang edad niya ay 112. Buhay pa, I don't know. Mm-hmm. 100 nga lang yun, 112 nga lang, yes. Di ba? Siya ay isang Yahudi. Kahit kalahati ng isang libo. Yes, Yahudi siya. Dapat mag-Muslim na siya. Iwan ko sa kanya, mukhang nag-enjoy yata sa haba ng buhay niya. 112, maminusan mo ng 2016. Yun yung taon na ipinanganak siya. Mm-hmm. 1903 ata. Mm-hmm. So, ang edad niya ngayon ay 112. O ikaw, kung ipinanganak ka, Brother Akaka, ng 100, ano kayong tsura mo kung 100 ka na, no? Grabe. Oo. Itong Quran ito, ang edad niya ay mahigit 1,400 na ang edad nito. At that time, sa panahon yan, nung ipinahayag itong Quran ito, walang helicopter, walang train, walang car, walang cellphone, wala. Hindi pa
wala pang science na masasabi natin. Yes. Wala pang pag-aaral sa siyensya. Siyensya. As in, parang ang mundo ay talagang nasa ano talaga, nasa hindi moderno. Mm-hmm. Ngunit may sinasabi ang maluwalhating Quran na ngayon pa lang napatunayan sa panahon nating moderno na. Mm-hmm. Mm-hmm. Noon pa sinabi, ngunit ngayon pa lang napatunayan na totoo pala. Totoo pala. Ano ito? Ito, simple lang. Sa dami nila, dami-dami, pero pipick up tayo ng isa lang dahil sa kakapusin tayo ng oras. Pero marami, at alam ng ating Sheikh ito. Mm-hmm. Pipick up tayo ng isa. Dalawang talata pala. Sa chapter 16 ng Quran, chapter 16, simulan mo Sheikh sa 68 hanggang sa 69. Ito, magandang ano yan, magandang topic, scientific ano yan, mismo ang siyensya ang nakapagpatunay na totoo yung sinasabi sa talatang yan. Mm-hmm. Sa 68 at saka 69, Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarati fasluki subula rabbiki dhulula يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa bubuyog. Bubuyog! Na nagsasabi, oh, gawin mong tahanan ang kabundukan at mga punong kahoy at anumang kanilang itinatayo. Hmm. At matapos ay isang kainin ang lahat ng mga bungang kahoy o prutas. Hmm. Sige. At matapos ay yung kainin ang lahat ng mga bungang kahoy o prutas. Yung bubuyog yun ang inutusan. Yes. Kainin nila yung bungang kahoy. Sige. At sundin ang mga pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa niya magaan o para sa iyo. Hmm. Sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan na isang inumin na may iba't ibang kulay o pulot pukyutan. Honey. Honey. Na naroroon ang panglunas, panglunas sa karamdaman ng mga tao. Hmm. Katotohanan, naririto ang isang tanda sa mga tao na may pag-iisip. Allahu Akbar. Ito pala para sa mga taong nag-iisip itong talatang ito. Kapag ka ikay tao at ginagamit mo ang iyong pag-iisip, sinabi diyan, nagbigay inspirasyon ang Allah sa mga bubuyog na titira sa kabundukan at kakain ng mga prutas. Yes, prutas. Sa kalaunan, sa kanilang tiyan ay may lalabas doon na honey. Mm-hmm. Itong honey na sinasabi, ito yung honey na nakain din natin, Sheikh. Yes. Ito raw ay gamot. Panglunas ito sa karamdaman ng tao. Gamot daw ito. Oh, can you imagine ang nagsabi niyan? Ang Allah. Sinabi sa Quran yan. 1,400 years ago, sinabi. Totoo kaya na ang honey ay gamot? Ito ang sinasabi ng isang doktor. Mm. Ang pangalan niya natin, ay si Dr. Peter Mulan, isang professor ng biochemistry sa Waikato University sa New Zealand. Sabi niya, siya daw ay he's been at the forefront of honey research for 20 years. Mananalitik sa ano, no? Oh, yung research niya tungkol sa honey. Pulot pukyutan. Siya rin ay pangulo ng University's Honey Research Unit. Siya ang presidente doon ng Department ng Pagre-Research, Pagsasaliksik tungkol sa honey. Mm-hmm. Sa loob ng 20 anyos, which is internationally recognized for its expertise in the antimicrobial properties of
honey. Yeah. Grabe. Clinical observations and experimental studies have established that honey has effective antibacterial and anti-inflammatory properties. Gamot talaga sa ano bro, panglunas. Ito raw ay antibacterial at anti-inflammatory. Mm-hmm. Hindi mo na kailangan bumili nito ng ano, kung meron kang sakit sa masakit ang tiyan mo, kaya pala yung hadis ng prophet, may isang lalaking masakit ang kanyang tiyan, sabi ng prophet, painumin mo ng honey. Kasi ang honey, gamot sa sakit ng tiyan. Antibacterial siya, kung namamaga ka, anti-inflammatory pa ito. Gamot siya. Yung honey, sinabi ng, ito sabi ng isang doktor na professor ng biochemistry sa isang universidad sa New Zealand. Nag-research siya, pinag-aralan niya ang honey sa loob ng 20 years. At ang resulta ng kanyang pag-aral, ang honey ay gamot. 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 Ngayon lang, lumabas ang pag-aaral sa panahon natin. Whereas, katulad ng sinasabi ko, mahigit 1,400 taon na ang lumipas, sinabi ng dakilang tagapaglikha na ang honey ay gamot. Gamot. Oh, mashallah. Saan mo ngayon huhugutin yung emotional and violent reaction mo na hindi totoo yan? Saan? Kung mismo ang mga science na hindi scientist na hindi nag-aral ng Quran yan, eh, sila mismo nakapagpapatunay. Kaya nga ako, Brother Akaka, hindi ako. Totoo yung sinabi. Kung nasalita ng... Walang alinlang. Ala ito. Dhalikal kitabo la rayba fi. Hudal lil mutakin. Ito isang aklat. Walang pag-alinlangan. Ito ay gabay para sa sangkatauhan. So kung gagawin mong gabay is yung kabastusang nababasa natin sa Biblia. Allahu Akbar. Libog ang abutin mo doon. Grabe. Maya-maya, mag-aabang ka na sa kalye nang dumada ang mga chicks doon, gagasain mo na dahil bakit? Inspired ka sa pagbabasa ng Biblia, nabasa mo na ang gagawin pala sa mga tutoy at ano, kumut-kumutin. kahit magsipasok ka sa simbahan, ano nang gawin mo? Kasi nasa Biblia, no? Pero yun, initial lang yun. Napakarami pa sanang mga kaalaman dyan na pwede namin masabi sa inyo. Pero kasi tayo po ay kailangan ng magpaalam. Yes. Yun ay isa lamang sa napakaraming scientific knowledge na binabanggit ng Quran na ngayon lamang napatunayan sa panahon natin. At kung isa-isahin natin yun, Brother Akaka, nako, hindi kakayanin. Isang oras ko. Kaya po, kami ay magpapaalam muna. Maraming salamat sa aking mga kasamahan, sa ating Pangulong Tagabasa, Sheikh Morris, at sa pangalawang Pangulong Tagabasa, si Akaka. Ako po ay humihingi po ng patawad kung sakaling may mga bagay po akong nasabi na ito po ay masakit po sa inyo. Ito ay binabasa lang po namin, nasa Biblia po yun. Ako po ay humihingi ng kapatawaran. At nagpapasalamat po ako sa mga walang sawang nakikinig sa aming palantunan. Nawa po ito ay magsilbing daan upang kayo ay mabuksan ang ating isip sa tamang pananampalataya. Hindi po kami magsawa na kayo po ay aming anyayahan sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Yan po ang ating kaligtasan. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itadumo.